Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. So, for today's episode, Art Mats Mini Haul tayo from Art Bar. Ano, ready na ba kayo? Before we start, yung mga items nga pala natin today ay nanggaling sa Art Bar Sarendra sa PGC, and our first item for today is itong mga mat boards. And actually, binili ko to kasi naka-sale siya. Yung maliit na to is 20 pesos and then yung mas malaki is 40 pesos. So each pack nitong mat boards na to, iba-iba yung design siya. Merong may pattern at meron din flat colors lang. So far, hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin yung mga mat boards na to, pero most likely, this will be for arts and crafts. And yung next item naman natin is Faber-Castell 24-color classic colored pencils. Yung mga susunod na items naman are a little bit bigger, so dito siya nakalagay sa malaking paper bag. Oh, and by the way, before tayo pumunta sa next item natin, please don't forget to subscribe and like this video and do consider sharing this to your friends, okay? So, yung next item natin is itong easel, at the same time, chalkboard din siya. And I think this would be a great multi-purpose item since pwede ko siyang gawing chalkboard. And at the same time, pwede ko rin siyang gamitin as a regular easel when I'm drawing. Next naman is this Scrivo paintbrush. It's number 0 and it has synthetic bristles or nylon bristles. And since synthetic nga siya, so it's very inexpensive. As you can see, it's only 39 pesos and this will be perfect for gouache painting. And speaking of gouache paints, that's actually our next item, which is this Symbalion gouache colors. And I had the other Symbalion product, which is yung watercolor cakes nila. And then I saw this Symbalion gouache colors. It has 24 colors, pero 25 pieces. And here, I'll show you why it says so. And tuloy nga pala nung sinasabi ko kanina, I had yung Symbalion watercolor cakes, and they're not so good. Pero ang dami ko nakitang review na yung gouache daw ng Symbalion is of good quality, so I would like to find that out myself. So watch out for the review for this product and tingnan nga natin if this would be at par with the Miyahimi gouache paints, which is currently my favorite paints as of this time. And for our last item for today is a very special watercolor paint for me, and this is the Kuretake Gansai Tambi in 36 colors. And actually, matagal ko na gustong magkaroon nito, pero it took me a while bago ako nakabili. So ito, papakita ko sa inyo yung lahat ng kulay ng 36 colors, and most likely karamihan sa inyo, alam ko, alam nyo na lahat ng colors na meron nito kasi marami na rin nag-review nung Kuretake Gansai Tambi, and of course, I know na maganda siya. Pero I would still make a review of this product and isi-share ko din sa inyo yung first impressions ko about the Kuretake Gansai Tambi. Bukod sa basic and unique colors, nagustuhan ko rin na meron tong special colors tulad ng bronze, gold, at saka pearlescent. So para sa akin, sulit na talaga yung pagkakabili ko dito sa Kuretake Gansai Tambi dahil you get 36 quality watercolor paints. And at the same time, you get special colors bukod sa basic at unique colors. Alright, so tapos na naman ang episode natin para sa araw na to. Pero as always, thank you so much for hanging out with me today. Pero alam niyo, niisip ko pa rin kung ano kaya yung uunahin kong i-review. Mas maganda ba yung Kuretake Gansai Tambi or yung Symbalion gouache paints? Well, just let me know. Leave a comment, okay? So everyone, take care and stay safe.